Basta ulit mga ka-e-bike. Meron sa akin din lalari itong Romay 3 wheels. Ayan, kung mapapansin nyo, tabingi yung gulong sa harapan. So, hindi natin alam kung kaproblema ba yung tinidor nito, yung tipos, or bearing lang maluwag. So, ang gagawin natin is bubuksan natin to, palitan natin bearing kung kailangan palitan ng bearing. Pero kung tinidor, obligado, bibili talaga ng tipos nito. Okay? So, tanggalin ko muna yung mga bearings niya sa ulo para mabunot yung manibela. Okay? Pakita ko sa inyo kung paano. So, mga kaibay, tanggalin muna natin yung mga bearing. Dito sa harap, e-bike, mga ka-e-bike, yung headlight saka signal light lang naman ang may connection dito. So, bubunutin nyo lang ito. Bunutin nyo lang ito. Pinipisil lang ito. Tapos bubunutin nyo. So, pwede nyo nang alisin yung ulo. Ganun din yung sa ignition. Kung nakikita nyo, to, meron din siyang connector. So, bubunutin nyo lang din ito. Tulad din dun sa harap, ipisilin nyo lang din yan, tapos bunot na. So, yung mga connection lang naman dito, yung ignition, saka yung sa panel, itatanggalin nyo lang din muna yun. So ayan mga e-bike, pagkatapos matanggal yung ulo, bali ito ang itsura ng pinaka handlebar niya. Yung handlebar niya, kasama na yung pinaka post niya. Kasama na. Pero katulad sa bike, meron din siyang ang style ng paglalak nito ron sa loob, katulad nung sa bike din. Yung pag niluwagan mo ito, meron siyang isang maliit na naka-slant dun sa ilalim na nut, yun ang humihigpit. So luluwagan mo lang ito. Ang medyo matrabaho lang dito mga ka-e-bike is kailangan mo rin luwagan yung sa brake cable mo kabilaan, kasi pag binunot mo siya, yung wire na to, kung pag nakakabit, hindi mo siya mabunot kasi mahaba pa ito eh. Kung mapapansin nyo, yung pinaka post na ito, yung handle post, mahaba pa yan, mga hanggang dito. So pag binunot mo siya, kailangan maluwag ito, itong mga kable na ito para mabunot mo siya ng gusto. Ngayon, para maluwagan mo naman siya dun sa ilalim, luluwagan mo yung yan, luluwagan mo yan saka dito sa kabila. Ito hindi na to original yung brake nito sa likod eh, so ang gumagana na lang dito is kaliwa, hindi na siya yung dual yung kabilaan. So dito isa na lang yung luluwagan ko, parang ganun din, luluwagan mo lang din katulad nun yan, yung sa spring na yan. Tatanggalin mo lang siya, pag natanggal na, luluwag na to, may aangat mo ito. So, luluwagan natin. So, ganito lang siya mga ka-e-bike. Ito, medyo dinidetalye ko para dun sa mga baguhan na hindi pa masyadong marunong, para at least may idea sila. So, luluwagan mo lang to para din sa iba sa motor, ganito rin. Luluwagan mo lang ito. So pag naluwag siya, ito yung pinaka lock nut niya, bunutin nyo lang ito. Kasi nakapasok siya rito, kung mapapansin nyo may butas siya, nakapasok dyan yung pinaka wire ng brake. Yan. Pag nabunot na siya, dyan siya nakapasok eh, tapos nalalock nito. So pagka nabunot nyo na, yan, spring. So, maluwag na siya, mabubunot mo na ron sa taas. So, dun din sa likod, ganyan din.
mapansin nyo, yan. Ganyan din siya. Medyo mahirap lang yung access kaya hindi ko na ibibideo. Pero yun din yan, luluwagan nyo lang din. Pag naluwag nyo na, mabubunot na yun. Okay? So ayan mga ka-e-bike, tanggal na siya. Sabihin, matanggal niya, loosen na yung ano, maluwag na yung sa manibela niya. So dito, is maluwag na siya, tatanggal mo na ngayon yung cable. Bubunutin mo lang ito. Yung pinaka nipple niya, hindi dito sa loob. Ito. Wala ha. So, ito lang yan siya, mga ka-e-bike. Tatapat nyo lang dun sa groove niya, yan o. Kapasok lang yan pag ganun. Pagkakabit, tatanggal. So, loosen na siya. Kung loosen na siya, ganun din sa kabila. Tanggal na. Tanggal na yung dalawang cable. Pwede na natin subukan luwagan ito kasi actually ito kasi mahaba yung mga wire nya, so may posibilidad na mabubunot natin. Pero kung maiksi yung wire kasi obligado tatanggalin mo pa rin to kasi may mga wire ito. Yan, may mga wire. Pag hindi abot na maitataas yung manibela, tatanggalin mo ito, itong mga switches na to, tsaka yung throttle sa kabila pag hindi umabot. Ngayon tatanggalin ko lang itong mga tie wire na to, baka sakaling kaya ng bunutin para bawas trabaho. Pero kung hindi, obligado tatanggalin yan. So dito, muli na sinabi ko, ito lang naman ang tatanggalin. Ito number 12 dito eh. Ayan, number 12. Kung mapapansin nyo. So ito lang gagamitin nyo. Paluwag. Problema rin dito kasi bihira itong nagagalaw, matigas. Kasi hindi naman ito laging binubuksan eh. Okay, okay mga ka-e-bike. So, loose na siya. Pwede natin bunutin. Yun. Ayan. So, swerte. Naabot na yung mga cable. Di natin ba kailangan tanggalin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-e-bike. Pares lang ito sa bisikleta. So, habang hinihigpitan nyo to, tumataas ito. Since hindi sila pantay, yung kinalalagyan nito, da tubo, habang hiniha mo to, humihigpit siya. Humihigpit kasi ito tumataas to eh. Yun ang ito ang kumakapit dun sa loob ng tubo para pag iikot mo yung manibela, sasama siya. So, yan, ganyan lang. Di ko maalala kung anong tawag dito eh. Nut din siya pero slanting nut siya eh. Siya yung sumasanggay rito. Ganyan sa mga actual, sa mga bike, ganito rin ang sistema ng manibela nila. Yung mga sinaunang bike, mga standard na bike. So makita nyo, yan sa 21 na siya, yung grasa alas hindi na rin. Bubuksan natin to, ilalabas natin yung gulong sa harap. Okay. So ayan mga ka-e-bike, natanggal na natin yung tinidor. Ngayon alam na natin ang culprit.
talagang nabaluktot yung tinidor. Ayan, mapapansin nyo, baluktot talaga. So no choice, kailangan palitan nito. Yung iba, nagawa ng paraan, pinapalo or ano, pero hindi ako gumagawa na dyan kasi manibela ito eh. Delikado pag mga ginawa na lang ng paraan. So, re-recommend ako talaga sa may-ari nito, palitan nito. Bibili na lang ng Tesa. So, update ko na lang kayo mga kaibay pag nakabili na ako ng pyesa at papalit dito. Okay? Yeah, mga ka-e-bike. Meron na tayong nabiling fork para dito sa mini cruise na ito na ginagawa. Ngayon ko lang na tuloy yung video kasi ngayon na nakakuha. Ayan. So, supposed to be, ito lang yung sira natin, yung tipos. Na lang walang nagbibenta ng ito lang. Set talaga pag binibenta nila. 1.5 yan. Nagre-range yung price niya sa 1.5-1.6. So nakuha natin ng 1.5. Yan ngayon ang ipapalit natin. So buo na natin papalitan. Okay, tuloy lang natin yung gawa natin. So yan mga kaibi, bago natin bago natin ikabit, kukunin natin ito. Ito na napansin nyo yung inuupuan ng bearing sa ilalim. Kukuhain natin yan. Kasi kung mapapansin nyo, walang ganyan yung bago. Ayan o. Wala siya. May kasama. Kasama kasi yan sa set. Kasama ito sa set ng bearing eh. Yung headset, kung tawagin. Kasama yan. Diyan nakaupo yung bearing eh. Ito yung bearing. Yan yung bearing. Diyan nakaupo. Yan. Diyan siya nakaupo. Ganyan. Opo siya. Kaya kailangan natin yan. So, kukunin muna natin yan. Lilipat natin dito sa kabila. Lipat natin dyan para may gamit natin yan. Yung bearing na to, papalitan ko na rin ng mas bago kasi medyo yupi-yupi na rin yung bearing. Hindi naman siya natanggal sa pinaka ano niya, sa pinaka cage niya, pero may mga yupi-yupi na, so kapalitan ko na rin siya ng bago para total binaklas na rin lang. So yan muna tatanggalin natin. So eto na siya, natanggal ko na. Kakabit lang natin siya. Yan. Ganyan. Ito, medyo papaluin nyo na lang papasok para kumapit siya dun sa bago. Okay mga ka-e-bikes, maglalagay lang tayo, nakapaglagay tayo ng grasa dito sa ilalim. Lagay din tayo rito ng grasa. So kakabit na natin yung tipos natin, yung fork. Kabit na rin natin yung bagong bearing.
pagigpit, makakaibike, tansyahin nyo na lang. Hindi masyado maluwag, hindi rin masyado maigpit. Katulad nito, mapansin nyo, dapat pa stopper ito dito eh. Kaso yung itong mismong frame niya, walang naka-welding na stopper. So tinan mo, 360 degrees yung ikot. Ito ang problema eh. Hindi ko alam kung nakalimutan nila yung mag-welding ng stopper dito eh. Kasi dapat pag ganyan, hanggang dito lang, may stopper yan dito. So, ganun din dito sa kabila. May malapad na stopper yan eh. Kung mapapansin nyo sa iba, sa iba meron yan dito eh. Meron dito naka angat. Ito ang mapapansin nyo mga ka-e-bike. Ito mini eagle to. Ayan o. May stopper siya. Para ito. Ayan o. May stopper siya para babangga dito. Limit lang yung liko. Pal-limit yung liko dahil dyan. Ang hirap kumilos ng may glove sa kamay. Kaya lang, sugat kasi yung kamay ko dito. Nasaludsud ako ng bakal sa huling ginawa ko na e-bike. Kaya kailangan mag-gloves muna. Kaya sinasabi ko mga ka-e-bike, yung may parang ano na yon, may parang kuntil na yon, dito yung nakatapat sa groove na to. Ang purpose niya para mag-lock.
So, ayun na mga ka-e-bike. So, ayos na yung sa taas. Dito na lang tayo sa gulong. Ito na lang yung natitira. So, konting tutorial na rin mga ka-e-bike doon sa mga hindi masyado marunong pa. Basically, yung gulong ng ganitong, kahit sa ibang e-bike, basta ganito ang brake. Yung shock niya, merong ganito. Papansin nyo may naka-usli. Yan, ang lock yan dito sa drum brake para hindi siya sasama sa pag-ikot. Nakalock siya bali dyan. Yan o. Ganyan. Ewan ko lang kung nakikita nyo. Ganyan. Yan siya o. Nakalock siya dito para hindi sumama sa pag-ikot. Tapos kakabit na lang natin dito. Kakabit natin yung ehe, yung axle. Pagdating naman doon sa kabila, meron siyang straight ano, spacer ito doon sa kabila, dito sa kabila. May spacer siya, hindi yan pantay na pantay. Para gumit na itong gulong, bukod dito, dito may mapapansin niyo may spacer na siya nakasama sa brake. Meron din siya spacer sa kabila. So itong spacer na to, itong spacer na to mga ka-e-bike. Dito siya nakalagay. Yan, dyan. Spacer siya. Mahirap lang kasing, mag-isa lang kasi ako, hindi ko siya mabibigyan habang kinakabit. Pero basically, dyan siya nakakabit. Spacer siya. Nakatuhog yan sa axle para nasa sentro. Kasi kung wala ito, hindi wala sa sentro yung gulong natin. Mawawala sa sentro. Okay? Bale yan siya. Ito yung spacer. Tapos nakapasok yung ano. Ito yung dulo ng axle. So, lalagyan lang natin ng lock ng washer, flat washer. Tapos ito na yung nut. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang mga ka-e-bike kung pagkakabit. So, pansin nyo, ayan, dahil dun sa lock na yon, hindi na gumagalaw, hindi sumasama sa pag-ikot yung ano, hindi sumasama sa pag-ikot yung drum brake niya, yung cover. Kasi kung wala yan, nasasama yan sa pag-ikot. So, ito naman, babalik na natin yung brake cable. So, at least, maka-idea rin mga hindi pa masyadong marunong, parehas lang siya sa motor, parehas lang siya sa motor. So meron siya dito, pinapasok sa loob nito yung cable, ito nakakapit sa arm, ito yung brake arm. So yung unang may lalagay ito, tapos yung cable papasok mo dito sa, kasi ito yung pinaka-stopper ng housing. Ito lang naman ang hinihila mo dun sa taas. Ito lang. Pag wala itong stopper, sasama rin ito sa paghila mo. Then yung spring para babalik ang handle mo. Tutulak mo lang siya. Pasok mo yan dito sa butas. Pag lumampas na, kakabit mo ngayon itong nut. Ito yung adjuster para pwede mong luwagan o higpitan yung cable mo, yung layo nung pag
pagka magpipindot ka ng ano ng brake. Ah, ang hirap talaga pag naka-gloves. Hirap pag naka-gloves. Alam, pag hindi mo naka-gloves, masakit yung kamay ko. Naipit pa, wala stick naman eh. Tapos na eh. Ah, matras tuloy. Yun. Hanggat din. So ayan mga ka-e-bike, okay na siya ulit, gamit na siya ulit ng kanyang may-ari. So ayan, pantay na siya ulit mga ka-e-bike. So sana, at paano may napulot kayo rito sa video na to, mga hindi, madali lang naman kasi to, simple lang, para doon lang doon sa mga hindi pa masyadong pamilyar, di sana may napulot kayo. Makatulong man lang sa inyo konti, may idea naman kayo, pwede kayo na lang gumawa. Okay, so yan lang mga ka-e-bike, palike na lang saka pasubscribe na rin at palink na lang din sa iba para dumami pa yung mga maturuan natin ng mga tips na simple sa pag-maintain ng e-bike. Okay po, salamat po, God bless.